Hi, hello, and welcome to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Rem, and I am your Kuya Dev. So for today, allow me to tackle an issue na medyo siguro hindi natin napapansin kasi parang normal na siya sa Philippine setting, sa ating mga Pinoy. It's that need to apologize every time. Guys, we need to stop apologizing for every little thing na ginagawa natin. Yung parang our very existence is something to apologize about. No. Lalo na sa mga beginner na tuwing nagpo-post sa communities, nakikita ko parang ang laging umpisa is sorry for the stupid question. Parang nagsasorry ka agad. Di ba? Wala ka namang ginagawang masama. Nagtatanong ka lang, di ba? And it's... ewan ko kung bakit. It's innate to us Filipinos. I'll be honest. Ganyan din ako dati. But tinatanggal ko siya eh. Sinisimulan ko na siyang tanggalin. And through the years, parang natututunan ko rin na, no, instead of being ashamed or apologetic about things that you do, be thankful instead. Diba? Parang, kunwari, balikan natin yung example kanina, yung mga beginners na nagtatanong or nagpo-post ng questions sa online communities. Instead of being apologetic for asking question or asking questions or being curious or asking for help, instead, be grateful. Magpasalamat ka sa mga sasagot. Diba? Come into it with a very grateful disposition. Hindi yung apologetic. Kasi negative agad yung dating eh, di ba? Parang you don't deserve to get answers. Of course, di ba? Hindi naman porke nagtanong ka, may mga sasagot dyan and you're not entitled to people answering your questions. But at the same time, it's not something to apologize for. And medyo, ano nga, napapansin ko eh, parang, ganito tayo, ano, na bakit ganito tayo as, you know, generally, as a people? Even, lalo na pagka, pangkaraniwang tao talaga. Pangkaraniwang Pinoy. Someone, you know, who has this very, very hard job, like, you know, being a jeepney driver, being a street sweeper. Pagkausap mo sila, laging apologetic. Na wala naman silang ginagawang masama. Hindi naman sila nakakasakit. Parang their very existence is something to apologize for. Na, no, you should be grateful for your existence, di ba? We should be grateful for all our existence. Hopefully, sana matigil natin to. Kasi ito ano eh. It stops us from ano eh, from growing eh. Parang by default, we revert to something na parang hindi ko ma-explain na sobrang negative eh, na ayaw mong mag step out into the world kasi nga natatakot ka na parang magkamali or mapahiya or maka-offend ng iba. Na kung tutusin, wala ka namang ginagawang makakasakit sa iba. Siyempre, pagka nakakasakit ka, no, nasadya, lalo na pagkasadya, of course, apologize, di ba?
But things like this, being curious, asking questions, asking for help, those are not things that you should be apologetic for. Be thankful instead. Be generous with giving or saying thank you. And gawin mong bihira or very selective in saying I'm sorry. I'm sorry sa tanong ko, pero ganito. Pangit, pakinggan eh. Siguro na rin, medyo dala na rin siguro ng ibang tao kasi lalo na sa internet ngayon, sobrang toxic na binubuli yung mga nagtatanong na parang hindi tayo nanggaling sa pagiging beginner. Lahat tayo nanggaling dyan eh. And sana, no, nung nagsimula ka, no, ako rin, when I was starting out, I wished that I had people, you know, to ask questions to. Na tutulong sa mga agam-agam ko, yung mga pag-aalinlangan, saan ba ako dapat mag-aral, ano ba dapat aralin. Yung mga ganun na tanong, sana nung panahon ko nagsisimula ako, meron akong ganun. And now I'm trying to provide that venue for others. Na yung dating wala ako, binibigay ko sa iba, di ba? At least I try to, pag kami oras. Tulad nito, itong Kuya Dev. I use this venue to answer questions, di ba? Itong mga episodes ko, madalas, inspired by questions na I get, eh. Yung mga usual questions, I try to create an episode out of it para mas maraming, patulungan, di ba? So, yun nga, yung mga nang bubuli, mga nagsasabi na i-Google mo na lang, or GMG, tigil nyo yan kasi nga, hindi nakatulong. Kung ayaw nyo tumulong, di wag nyo na lang replyan. Wag na lang kayo mag-comment. Scroll na lang kayo. Hindi kailangan ng mundo ng opinion mo. Maninira ka pa ng ibang tao, eh, di ba? Parang, maninira ka pa ng araw ng ibang tao. Or, mambibilittle ka pa, di ba? Pero, you know, if you're on the other side, ikaw yung nagtatanong, hayaan mo sila. Kapag may nambubuli sa'yo, or may nambabara, hayaan mo lang, huwag na lang pansinin. Just be thankful, don't say sorry. Hindi mo kasalanan na nagtatanong ka. Hindi mo kasalanan na beginner ka. Hindi mo kasalanan na hindi mo alam yung isang bagay at that point in time. Hindi mo kasalanan yun. And it's a sign of growth if you're asking questions. Actually, it's a sign of your desire to grow. Your desire to learn. And that's something to be admired, no? And not to be ashamed of. So yun lang. Thank you for listening to another episode. And be conscious of that. Of that behavior. Itigil nyo na. Try nyo itigil. Try to develop. Yun lang ang may papaya ko. Again, thank you for listening to another episode. And I'll see you again next week.